Friggin', that's where it was trying to jerk. What? Look at it! Oh, it is the friggin' ceiling! Heard someone talking. There's some girls out in the front. Oh! Here's the glass. Oh! Oh yeah. My god! Yeah, ito ay mula sa YouTube channel na Boro Boro, kung saan ang dalawang Korean ghost hunters ay nag-explore sa abandoned at Tami Clinic ng Japan. Gustong gusto nilang puntahan ang mga Japanese urban places at alamin ang mga ghost stories ng Japan. Isa sa mga video nito ay ang pagbisita nila sa kilalang haunted building sa Atami City ng Japan. Ang ospital ay nagbukas noong mid-1980s para sa mga matatanda at may malulubang sakit. Nagsara ito noong 2009 at naiwang abandonado sa paglipas ng panahon. Sinasabing napakaraming pasyente ang pumanaw sa loob nito at ang nakakatakot pa ay ang mga espiritong nananatili sa gusali at naglilibot tuwing gabi. Kaya naman ang duo ay nag-record sa loob at hindi nga sila nabigo. Okay. Oh. 잘못 들은 걸 수도 있고. 저쪽에. 일단은 지금 좀 다행인 게 뭐냐면 병원이 그렇게 넓지가 않아서 우리가 움직일 수 있는 동선이 좀 짧게 칠 수가 있어. 나카리닉 si Paco at DJ 낭 tunog sa paligid dahil alam nila ang labasan ay nagpatuloy pa rin sila. Ngunit naging katakot-takot ang sumunod pang mararanasan nila. Kinilabutan si Paco nang maramdaman nitong may humawak sa tenga niya nang biglang makarinig sila ng napakalakas na kalabog na dali-dali nilang ikinaripas ng takbo. Nang mawala na ang takot nila ay muli silang pumasok sa gusali upang magpatuloy at dito na nga makikita ni Paco ang talagang magpapakilabot sa kanya. Biglang tumigil si Paco at kinuna ng litrato ang loob ng silid bago tuluyang tumakbo. Nang nasa sasakyan na sila ay pinakita nito sa kaibigan kung ano ang nakita at nakunan niya. Pali ang pagsigo. Sigo sa. Nakita mo ba? Isang maliit na dark figure ang makikitang nasa gilid ng hospital bed. At ilang segundo lamang ay nawala ang dark figure. Kinunan niya ito ngunit walang makikita sa litrato. So na-encounter kaya ng magkaibigan ang pasyenteng namatay sa clinic ilang taon nang lumipas. Ano sa tingin mo?
Ang bidyong ito ay mula sa Mural 75. Ayon sa kanya, nakakaranas siya ng mga hindi may paliwanag na kaganapan sa bahay nito. Kaya naman kinuha niya ang cellphone at in-record ang mga strange event. Panoorin mong mabuti. Makikita ang alaga nitong pusa na nakatitig sa ilalim ng lababo. Nang tignan niya ito ay isang buhok ang mabilis na nawala. Sa isang footage nito ay mga katok ang naririnig niya sa pintuan, ngunit wala namang tao. Ngunit ang susunod nitong makukunan ay talagang creepy. Isang dark shadow figure ang nakuna nito mula sa reflection ng window. So ano sa tingin mo ang mga nakukunan niya? Totoo kaya itong poltergeist na gumagala at gumagambala sa kanya? O isang setup lamang? Kayo na ang umusga. At 150 years old, the Anson Call House is known for its ghost stories. A family that lived here for close to 20 years says there's no question this place was haunted. On Halloween night, ang TikTok user na Paranosis ay nag-investigate sa isang haunted abandoned house. Ang napakatandang bahay na ito ay itinayo noong 1959 na pagmamayari ni Anson Call at lima nitong asawa. Sinasabing si Anson ay mapagmalupit na lalaki dahil kinukulong nito ang mga asawa sa basement tuwing hindi ito nasusunod. Namatay si Anson sa mismong bahay. 84 years later, ang kilabot na si Ted Bundy ay nagdadala ng mga biktima nitong babae sa Anson Call House. At dito mismo, sa loob ng bahay, isinasagawa ni Ted Bundy ang karumaldubal na pagpaslang sa mga babae. Kaya naman ang paranormal investigator team na ito ay nag live broadcasting sa labas ng bahay nang biglang makakita sila ng strange terrifying events mula sa palapag ng bahay. What? There's like a knock on the window or something. I'm done. I can't. Friggin', that's where it was trying to jerk. What? Look at it. Oh, it is the friggin' ceiling. Heard someone talking. There's some girls out in the front. Okay, that's the friggin' ceiling. Freaking. I don't know. What? What? There was a thing like smashing up against the glass. Oh my god. Was that in the front? Was that the front of the freaking house? What was that? The window. It's coming from inside. It hit the window. Oh my god. This has been happening the whole time. No. That's been happening the whole time? You were in there. Somebody's been banging on the window and the door. We got it on video too. I think I'm done. I need to get... What the hell? Is that gonna break the... I don't know.
that coming from upstairs or downstairs? Okay. I think. Okay, that's the freaking. I'm done. Okay. We gotta go in. You're gonna go in? Yeah, let's go in. Why would you go in when the freaking house is going? Isang kahoy ang nasaksihan nilang lumilipad at malakas na humahampas sa kisame. Kaya naman dali-dali silang pumasok upang mag-imbestiga sa loob. This is. I think this is where the banging was coming from. This is for sure where, look. Look at that. That's what I saw flying around. I saw that in the window. Yeah, it was like clear up by the ceiling. Ngayon, ang terrifying event na ito ay nakunan habang naka-live na muli nilang ibinahagi sa TikTok channel nilang Paranosis. Isa sa mga magpapatunay ng mga kaganapang ito ay ang TikTok user na Peanut Butter, na isang tagahanga na siya rin pumuntang mag-isa sa Anson Call Home, na siya namang nakakapture ng chilling footage sa loob ng bahay. Oh my gosh. No. Oh my gosh. There's the neighbor. Oh my gosh. Do you guys see stuff a lot? Like, not really. I just hear things in my bedroom. That's crazy. Nah, no, 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 no. Because I live, like, my bedroom's, like, right on this side. On this side right here. Yeah. Oh! Where's the glass? Oh. Oh yeah. My god. Yeah, oh we're over. Yeah, the neighbor came over and was like, I know. Are there people in there? They're like, someone's knocking on our, and I was like, no, like, I think it might be the vibration. Sa dami ng mga naka-witness ng paranormal events na ito ay talagang mapapatanong ka kung totoo bang extremely haunted at may mga multo sa call home house. At sino at ano ang agresibong kumakalabog sa mga bintana at pintuan ng bahay habang gustong-gustong lumabas? Maaari kayang nakakulong ang nilalang, pero ikaw, ano sa tingin mo? May ideya ka ba sa mga paranormal activity? Ito ay mula sa popular channel na Outdoor Shaolong, na pumunta kasama ang mga grupo nito sa isang abandoned house na matatagpuan sa isang village. Recently ay pumanaw ang matandang naninirahan sa bahay at sinasabing nakikita ang multo nito na gumagala sa loob. Kaya naman nag-imbestiga si Shaolong at kasama nito sa loob, at ito nga ang nangyari.如果是你，现在叠这上棉花圈，你换个手指头，对，按住中间那嘎达，这样，叠先，我操，我这玩意儿的，啥掉了？ 我有点心慌了，这个蜡一直在闪，现在又不闪了。 有亮点儿那边，嗯，像有亮点儿似的，刚才，哎，嗯，又来亮点儿了，那反的吧？那个那头是什么玩意儿？有亮点儿。啥呀？在那个财神，财神是不是显灵了？不是。财神是不是显灵了？不是。 哎！哎！哎！我操！啥呀？我操你！啥声啊？啊！别动！嗯？我操！我的这门关了。你来了吗，奶奶？爷爷？ Ramdam nila ang kakaibang vibes sa loob ng bahay, ngunit umpisa pa lamang ito, kaya kumapit ka lang.
碟仙碟仙，请你归位，请你归位。碟仙碟仙，请你归位。碟仙碟仙，请你归位。碟仙碟仙，请。哎哎，龙哥，我操，我这动了。哎，龙哥，龙哥，龙哥，我操，我操，我脑瓜。别骂人，别骂人。我妈的！你在哪个屋子？在哪个屋子？没事吧？在哪个屋子？请问你在哪个屋子？啊！我操！你妈的是啥呀？啊！这怎么咋回事啊？我说，这他妈这个，我去你妈的，这是啥呀？我操你妈的！我是在茶桌里来的吗？我操了！我操！我操！碟仙，碟仙，请问你还在吗？不在了，不在了。哎，在闪，拉着在闪，拉闪呢？碟仙，你还在吗？哎，他又灭了，灭了！Nang sinubukan nilang kausapin ng multo ng matanda ay kumandarang electric fan, ngunit hindi naman ito nakasaksak dahil wala ng kuryente sa bahay. At ang nakakakilabot ay ang dugong lumabas na talagang nagbigay takot sa kanila. Gayunpaman, may masasaksiyan pa silang hindi nila inaasahan. Ay, naligaw tungi! Aksaya!别烦了，肯定不一定。啥呀，李涛？不逃，不逃，不逃！李涛有啥吗？你有啥冤屈？是那衣服吗？是。啊。住！快这个柜门关上，柜门关上，关上！快走！住！把这个柜门关上，关上！快走！Right after nang makita nila ang dugo, ay sumunod nilang nakita ang creepy figure ng matandang nakatayo at biglang nawala. Well, ano sa tingin mo ito? Ito kaya ang multo ng matandang sinasabing nagpapakita sa lugar? O isa lamang well-performed poltergeist? Ikaw na bahalang humusga.
Ito ay na-post sa Reddit user na Luapas. Ayon sa kanya, talagang nagre-reklamo na ang asawa nito sa mga strange activity at noises na naririnig nila sa loob ng bahay nila. Maging siya ay nakakaranas nito, ngunit naniniwala siyang may logical na explanation sa mga creepy events na ito, hanggang sa makunan niya ito gamit ang Snapchat. Napansin lamang niya ito nang sabihin ng asawa niya kung ano ang nasa likod. Isang creepy image ang nasa gilid ng higaan. So ano sa tingin mo? Ito kaya ang dahilan ng mga paranormal activity na nararamdaman nila? Well, isa lamang ito sa mga misteryosong litrato na maaaring ikaw pa lamang ang makakapagpaliwanag sa kung ano at sino ang nasa likod nito. At syempre, i-like mo na ang video. Thank you so much and see you sa mga susunod pang mga katatakutan.